Magandang umaga, Pilipinas. Umaga pa din. Sisikatan pa rin tayo ng araw na mainit sa Pilipinas. Mainit na magandang umaga. Kumusta po kayo? Kumusta? Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at lagi po tayong maging masaya. Lagi po tayong kakapit sa Panginoon dahil siya po ang ating panlaban sa mga kasamaan. Hello my Calamates, how you doing? Magandang umaga Pilipinas, magandang gabi dito sa Amerika, sa Europa, at sa Mexico, at sa buong mundo, Australia. Magandang gabi, araw sa inyong lahat. At sana ay kayo ay pagpalain ng ating poong may kapal. At sasagutin ko na po yung mga nagtatanong sa akin ng katanungan kung bakit ko daw pinaparatangan at chismoso si Vic Lorenzo. Ayun po ay nasa batas at nasa Biblia din na ang pagchichismis na isang bagay na walang katotohanan ay isang kaso for slandering. Gossip is an extremely dangerous sin. You may think nothing of sharing a juicy tidbit with friends over coffee. You may rationalize you are not hurting anyone. There are a whole groups dedicated to gathering and sharing the gossip to the day and to the time when you're talking in the phone, that is gossip, and in Tagalog, it's chismis. Like I said, if there is nothing associated with truth of what you are talking about in the public, that is called slandering or gossip in English. In Tagalog, chismoso. Yan po. Nasa batas po yan at nasa batas ng Diyos. Sa Biblia, gossip is an extremely dangerous sin. That's what it is. So this is a sin of gossip. So yung pong mga nagtatanong sa akin, bobo po ako, wala po akong alam. Kaya nasasabi ko po yan. Ako po yung inyong patawarin. Kayo na po lahat ng mga nambaba sa akin, bakit ko sinasabi ang salitang chismoso. It is an often given reason for people who are doing it is a sinner. So kaya sana marinig ninyo itong aking kasagutan sa inyong katanungan. At ang isa pa yung tinatanong, bakit ko tinatawag ang bias ang mga journalist? Aba, eh di ba dapat kung kayo ay magbabalita ng isang balita, ay dapat kukuha kayo sa dalawang panig upang maging balance. Check and balance. Check and balance. That is the same of our life. You do wrong, you do good, it balance. So kaya, kung ako'y babatuhin nyo ng mga katarungan, no, ulitin ko po, yung chismis is a sin, chismoso. May katotohanan yan dahil kitang-kita, tatawag ka doon. Tatawagan ka ng mga bias na reporter. So, chismis yan dahil wala pang katotohanan. It is nothing wrong what I said na chismoso. Like I would say again, gossip is an extremely dangerous sin. You may think nothing of sharing a juicy tidbit with the public or in your friend or anyone that you are rationalized hurting someone. So yun lang kasagutan ko, tapos na yun. Ayoko na magano dahil ginagawa nyo ng mga masasama ang aking sinasabi na hindi po ako nagmamaalam, hindi po ako po isang bobo, at saka hindi po ako iyakin, hindi talaga ako umiiyak. Ayoko umiyak, bakit ako iyak? Hindi ako naiyak sa mga katulad ni Baligo, hindi ko sa iyakan. Why would I cry with someone who is nothing to compare? I would not compare myself to no one. I am alone. This is me. I cannot compare myself to Peter because David cannot be Peter.
David cannot be John, so I will not compare. And if I cry, that is from my heart, that I have to understand what is the situation of anyone. So, wala pong kaduwagan. At ako po ay, huwag na niyo po akong abalayan kung kayo tumatag. May katrapatan po tayo magtanong kahit kanino man. Huwag po tayong mangangamba magtanong. Kaya ang aking pong katanungan ngayong oras na ito, hindi ako na may personal, pero ako po'y may karapatang magtanong. Senator Sherwin Gatsalian, bakit po kayo galit kay Francis Leo Marcos? Bakit po po inakusahan na kriminal si Francis Marcos na wala pa namang katibayan sa korte na siya ay nilitiga sa paglilitis? Isa lang pong pagtatanong, yun lang po, at ako po ay maiksi lamang aking sasabihin. Wala pong masama sa magtanong. Kung ako po inyong puputulan ng ulo dahil ako ay nagtanong, yan po isang kasalanan sa Biblia. Huwag mong puputulan ng ulo at huwag mong kokondinahin ang karapatang magtanong ng isang taong katulad ko. Sasabihin ko uli, ako'y dugong Pilipino. Meron akong pagtingin sa aking kapwa-tao. Hindi ako na may personal. Ang pagtatanong ko lang ay isang katotohanan. Ano po ang naglagay sa inyong isipan na inyong hinisgahan ang isang taong hindi pa nahatulan sa hukuman na tawagin niyong kriminal? Senador ka, may pinag-aralan mataas ang iyong katungkulan, Senator Sherwin Gatsalian. Yun lang, hindi ako na may personal, ako'y nagtatanong lamang. Gusto kong malaman ang iyong kasagutan na bakit ikaw'y galit na galit kay Francis Leo Marcos at iyong hinusgahan na siya ay isang kriminal na walang patunay sa batas. Hanggang doon lamang ang aking pagtatanong sa iyo, kagalang-galang na Sherwin Gatsalian. Tinatanong lamang kita, walang masama ang magtanong. Hindi ko nilabag ang batas na ako ay magtanong dahil ako ay isang dugong Pilipino. Dahil ako ay may karapatang magtanong kahit kanino. Dahil ang tanong ko ay makatao, hindi galing kung kanino man, sarili kong tanong yan. Isang tanong pa uli, Senator Sherwin Gatsalian, bakit galit ka kay Francis Leo Marcos at bakit mo siya hinusgahan in public na siya ay kriminal? Napatunayan mo ba na siya ay talagang nagkasala sa hukuman? Meron ka na bang papeles na dokumento na siya ay binasahan sa hukuman? Yan ay labag sa batas ang iyong pinagsasabi. That is slandering under the law of defamation law. Isa ka kung ikaw man ay abogado, pero ikaw ay napakalaking tao, isa kang businessman. Ako'y lamok, utak ko ay laman ng aking puso. Kaya ako'y bilang isang dugong Pilipino, ako'y nagtatanong, bakit ikaw ay galit na galit kay Francis Leo Marcos at bakit hinusgahan mo siya na kriminal dito sa loob ng social media? Hindi ba isang labag sa batas na iyong ipangalandakan ang isang pagkatao na wala pang napatunayan? Maraming salamat at sana ako'y makamit ko ang aking kasagutan. Hindi ako na may personal. Ako'y isang tao lamang. Ako'y may kalayaan bilang dugong Pilipino at isang Amerikano. Kahit saan ako pumunta, may karapatan akong magtanong na gusto kong malaman. Kaya ayon ang aking katanungan, yan ay hinihiling ko ang iyong kasagutan. Sana lumabas ka at ikaw'y magsalita upang kung hindi mo ako matawagan, hindi mo ako ma-email, hindi mo ako ma-message, mag-public speaking ka, bakit ka galit at ipaliwanag mo sa amo nakuha ang titulong papeles na siya ay kriminal. Yun lang po ang aking katanungan, hindi ko na po hahabaan. At sa mga taong nagagalit sa akin, wala po akong pakialam. Kung kayo po'y nagbabanta sa aking buhay,
kayo po ang may kasalanan dahil po ang aking ginagawa ay bilang makatao lamang, pero hindi kayo papayagan ng aking kakampi ay ang Panginoon, dahil ang buhay ko ay nakasalalay sa taong mamamayan, lalo na Pilipino. Huwag natin saklawan ang karangalan ng pantao dahil ito'y ginagalang ng kahit sino. At kahit naman kayo'y may katungkulan, huwag kayong magyabang dahil kayo'y mayaman. Dapat ay tingnan ninyo ang mga maralita na sa inyo'y naglukluk sa inyong paglilingkod sa bayan. Dahil kung kayo'y maglilingkod sa bayan, ay dapat lamang tayong maging isang makatotohanan. Dahil hindi po tayo nabubuhay sa buong kalahatan, tayo po'y nabubuhay sa sandaling buhay lamang. Natatapos po ang ating buhay sa judgment of your life. So once again, yung nagtanong sa akin, bakit ko pinaparatangan ng chismoso si Vic Lorenzo? Uulitin ko ulit, gossip is an extremely dangerous sin. You may think nothing of sharing a juicy tidbit with friends over the public. That is the only right question I will tell you, by the law and by the blow of God. Maraming salamat sa inyo. Sana naman kayo ay nakakaunawa at wag ninyong, Heli, wag mo na akong tawagin, Dok, dahil ako ay retirado. Ako'y isang unemployed, wala akong kita, ako isang mahirap. Hindi ako vlogger, hindi ako nagpapasikat. Ako'y meron lang isang katanungan na gusto ko lang malaman. Wala. Ako'y walang pakailangan kay Mr. Francis Leo Marcos. Ako'y hindi bayaran. Pero kung iyan ang inyong nasa isipan, hindi ko kayo pipigilan sa inyong opinyon. Dahil ang opinion ninyo ay inyong sariling opinion. Hindi ko kayo kokondinahin kung ano man ang inyong opinion. Yun ay aking inilalathalay, isang katotohanan, walang bias. Kaya kayo, wag sana kayong mag-imbot sa inyong kalooban na ako'y padadala nyo ng papatay sa akin. Kaya kung kayo'y papatayin nyo ako, ako'y handang mamatay na ipaglaban ang katarungan ng isang taong nangangailangan na ipaglaban ang katuwiran. Sa batas, kung ikay may katuwiran, ipaglaban. Yun lang ang aking hinahanap sa batas na pantao. Hindi ko papaunlak kanino man na yurakan ang dangal ng bawat mamamayang Pilipino, aking ipaglalaban, hindi sa sarili ko lamang. Dahil ako, kung ako'y luluklok na magkakameron ako bilang isang nangunguna sa ating gobyerno, sigurado ako ay magsasabing ako'y maglilingkod na tapat at hindi ako magpapayaman. Dahil ako, nabubuhay ako isang kahig isang tuka, hindi ako makikiusap. Kaya ako hindi politika, hindi ako nagpapasikat. Ang pinaglalaban ko dito ay para sa aking karapatan bilang tao. Ayaw kong makikita bawat isa'y nasasaktan. Uulitin ko uli, ang pagchichismis ng isang bagay ay labag sa batas ng lupa at labag din sa batas ng Diyos. Gossip is an extremely dangerous sin. You may think nothing of sharing a juicy tidbit with friends or especially into the public. Please, I want you to understand what is the meaning of by law of God and by the law of land. So please, kung ako inyong pararatangan at ako inyong padadalan, kayo magsusugo nung kung sinong papatay sa akin, naka-report na kayo sa FBI and to the whole police here where I am. Hindi ako nagtatago. Ako'y naandi dito lamang. Kaya kayo, kung kayo'y baluktot at kung kayo ay nasa katuwiran, lumabas kayo, huwag kayong magtago sa saya ni numan. Dahil ako'y haragain dahil sa katuwiran ang aking pinaglalaban. Karapatan kong ipaglaban ang karapatang pantao. Hindi ako kumakampi sa masama. Ang kinakampihan ko ay karapatang pantao, hindi sa masama. Dahil ako, kung ako'y masama at ako'y minilabag sa batas,
handa akong magdusa at pagbabayaran ko ang aking kasalanan kaysa makukulong ang isa na wala namang kasalanan dahil sa inggit lamang ay inyong pinaratangan. Hindi ko kayo binibintangan, pero dapat kayo sumagot sa aking katanungan. Kung sino ka man, wala akong pakialam. Sinabi ko nga sa aking mga unang video na live na, kung sino ka man, lumabas ka para malaman ang kasagutan. You cannot implement any testament or any objective of proof without proof of the evidence. So you cannot hold the piece of paper without anything written truth. The truth will come out. Kaya sinasabi ko sa iyo, Senator Sherwin Gatchalian, pangkatapusan kong tanong, bakit galit na galit ka kay Francis Leo Marcos at bakit mo ipinangangalandakan sa a criminal? Yun lang ang aking tanong at ang kasagutan ay malalaman ko kung ikaw'y sasagot sa aking mga katanungan. Maraming salamat sa iyo, kagalang-galang na senador. Hindi kita kalaban, hindi mo ako kilala, hindi kita nilalabanan. Karapatang pantao ay dapat malaman ng sambayanang Pilipino na huwag niyong yuyurakan, na wala pa kayong patunay, na napatunayan sa husgado kung isang tao ay nagkasala, hindi man lang si Francis Leo Marcos. Kawawa ang mga taong walang kaya. Si Francis Leo Marcos ay may pera, pero anong ginawa ninyo? Ganon ang nangyari, naipit diya sa inyong pananakop. Pero kung yan ay isang magsasaka, siguro hindi mangyayari ang mga ganitong usapin, lalo na dito sa buong mundo, dito sa paratang ninyo sa social media. Kaya ako ang inyong harapin. Wala akong kinatatakutan. Magpapadala pa kayo dito kung sinong papatay kay David Ilagan. David Ilagan ay naninindigan sa karapatang pantao sa ngalan ng Diyos Ama sa langit. Yan ang aking dahilan. Dahil kung ako'y masamang tao, hindi ko kayo pipigilan. Pero kung nakikita ko ang kasamaan, ay binabalaan ko kayo dahil yan ay hindi karapat-dapat sa mata ng Diyos na kayo'y magkasala dahil hindi tayo nabubuhay dito sa mundo ng pangmatagalan. To live in this earth is a very short time or period of time. Even though you live 100 years old, you still a short period of time. You will be going for your judgment, eternal life you will have in heaven. If you are the one to be passed to your eternal heaven with God, just follow with Jesus Christ. So that's why binabalaan ko yung sino man tatawag sa opisina ko, sino man ang tatawag sa telepono ko at kayo'y magbabanta sa buhay ko. Kayo'y nakatimbre na sa FBI at ikaw, Damian Balico, kung sino man ang iyong mga inutusan, hindi kita binibintangan. Pero ikaw lang ang galit na galit sa akin. Huwag kang magalit, Totoy. Baka ikaw ay magsisi sa bandang huli. Ikaw ay pinapatawad at ako hindi kita iiyakan dahil sisiw ka lamang kung ikumpara kay David Ilagan. Kung ako'y mukhang kabayo, ikaw ay aking sisipain. Tatadyakan kita habang ikaw ay nabubuhay. Ililibing kita ng buhay hanggat ako'y tatawagin mong isang kabayo dahil ang aking paa ay marunong sumipa sa isang katulad mo. Kaya kayo, kung sino man ang lalabag sa batas ng Diyos at batas panlupa, si Spagyan ay aking nakita, ay aking tutiligsain upang sa ganon mawala ang mga masasama. Yun lang ang aking mga katanungan. At sana ay meron akong kasagutan. At kung kayo nanghuhusga na ako'y mayabang, hindi ko kayo pipigilan. At kung gusto niyo akong patayin, naandirito ako, handa akong mamatay sa katuwiran. Kaya kayo, huwag niyo akong takutin. Dati na akong takot. Kaya nakakaraos lang ako sa aking throat dahil to binibiktik ko na sarili ko dahil masakit ang aking lalamunan. Wala nga akong pakialam kay Francis Leo Marcos. Mahirap bang intindihin yon? Wala akong pakialam kay Francis Marcos. Kung nagkasala siya, magbayad siya.
Huwag niyo sasabihin na ako isang bayaran. Sino magbabayad sa akin? Binayaran niyo ba ako? Happy birthday, Rhea, Nina, Saragosa, Joseph. Thank you. Ako si Ani. Hello, Michael M. Mitch. Hello, hello. Kumusta sa inyong lahat? Huwag niyo pong pairalin ang mga kasamaan. Dapat po tayo magkaisa at ilabas ang buti na meron kayo sa inyong puso. Huwag po kayo mag-imbot ng poot at galit sa inyong kapwa dahil yan po ay isang masama. Kung yan man ay hindi niyo tatanggapin, hindi ko kayo pipigilan dahil yan ay laman ng inyong isipan at puso. May Dayla, hello, kumusta? Kumusta kayo dyan? Kumusta sa buong mga Pilipino, sa buong Pilipinas at saan mang mundo? Ako po si David Ilagan. Ako po'y naninindigan bilang dugong Pilipino. Kahit sino ka man, kay puti ka o Amerikanong itim, ipaglalaban ko. Ang taong nararapat lamang ipagtanggol ang kanyang karapatan. Dahil para sa akin, huwag natin dapat kunin. Ang karapatan pantao ay dapat igalang. Huwag mong yurakan ang karangalan ng iyong kapwa-tao. Napakasimple. Yun lang aking mga isas. Yun lang ang aking mga mungkahi ngayong yung oras na ito. At sana naman kayo'y maunawa ang pagliwanagin ng inyong kaisipan. Huwag kayong magtanim ng galit kung kayo'y sa akin nayayabangan. Libre ang magyabang. Kung kayo'y magyabang, salamat at kayo'y mayabang katulad ko. Dahil ang isang katulad kong mayabang na pwedeng asahan, ipinagmamalaki ko si Mr. Francis Leo Marcos. Iniidolo ko siya dahil mabuti ang puso niya. Pinakita niya sa gitna ng pandemya, siya'y nakatulong sa karamihan. Dapat naman sana inyong maintindihan. Maraming salamat sa inyo. Kim Jonas, hello, hello. Salamat. Kaya, huwag niyo akong takutin dahil ako, right on, man, sabi nga ni Francis Leo Marcos, right on. But I'm not Francis Leo Marcos. Kaya ikaw, Damian, ang ganda ng pangalan mo dito sa Amerika, Chok, I will call you Chok. Dahil ako naman, Chok, your name here in America is Damian Balico. Oh, American name pala yun. Damian Balico. Hindi Abalico dito yun, hindi Balico. Damian Balico. Yun lang. Sana ay makarating tong mensahe ko sa inyo. God bless Miss Rayan Nina Bantolo. At happy birthday sa iyo. Happy birthday. Peace and love to each and every one of you. Peace and love, and I will always pray to God. God will always bless you, and you will receive the endless, gracious love of our Lord Jesus Christ. Wherever you go, you will be blessed, and you will be guided by the power of Lord Jesus Christ. The hands of God lay in your head to be clear your mind and for you to be healed. And I pray to God to heal the world and to heal the whole people, especially Filipino people, to be as one. Be united, to be together. Be together and be as one for us to have peace and love in our life. Maraming salamat po. Yun lang po. Ako po'y labis na nagpapasalamat sa aking mga kababayan. Salamat po ng marami sa inyo mga kaibigan, lalo na sa mga galit sa akin. Magandang araw, gabi sa inyo lahat. Amen. Amen, Lord. David Ilagan po. Salamat po.